Panalo ang bawat morning kung puno ng energy sa pagising. Good morning! Wagi ang bawat araw kung positibo ang pananaw. Tagumpay ang mararating kapag family ang kapiling. Let's always choose to win today! Win today! Kasama si Tita Winnie Cordero. Araw-araw nating piliing maging winner in every way. Be thankful. Be prayerful. Be kind. Win today! And win today! Again, narito na naman po tayo sa programang magbibigay ng extra sunshine sa inyong beautiful Saturday morning. Medyo cloudy skies tayo ngayon, pero wala naman daw ang balita ko, ha. Ewan ko kung nagbago na. Wala naman daw binabantay ang ibang low pressure area sa palipaligid ng ating PAR. So, kasama lang 'yan sa ating season na tawag dito na ine-enjoy ngayong araw na ito. Minsan hot, minsan coolness, minsan cloudy. Ganun talaga, sabi nga ni Kuya Kim, weather-weather lang yan. Pero dito sa ating programa, every Saturday, goodness ang ating hatid, ha? Ay naku, very special guest. Meron tayong very special guest for today. Makikikumusta tayo sa isa na namang idol. At hindi lang idol, icon pa. Legendary. Ano pa ba? Tawag dito, isang haligi ng musikang Pilipino. Grabe. Oo. At talaga namang hindi natin nami-miss dahil taon-taon. Parang siya na ang Christmas icon na tinagurian dito sa ating bansa. Mamaya po, makakasama natin the one and the only Sir Jose Marichan. Pero bago yan, magluluto muna tayo. Special din naman ang ating lulutuin ngayong araw na ito. Bakit kanyo? May dessert at saka merong pang-ulam. At very healthy pa. Ito na po ang ating menu na swak sa budget. Winner sa panlasa ng family. Narito na sa Winnie's Kitchen. Winnie's Kitchen. I'm so happy dahil nagbabalik sa atin si Astig Vegan, Chef RG Enriquez Diaz. Hello, Chef RG! Welcome back! Oh, hello! It's so nice to be back. Maraming salamat. I'm always so happy na, you know, to cook for you guys. So I can't thank wait. You. So maraming salamat for having me. We're so happy to have you back and back and back, diba? RG, ang parang gusto, alam mo, nung nabasa ko itong recipe mo sa amin today, favorite ko ang eggplant. Favorite ko rin naman ang tofu. Kaya gusto ko matutunan ang iyong eggplant and tofu stir fry. Bukod pa dun sa dessert mamaya, ah. Yeah, safe room for dessert. Pero ito, favorite ko din siya. And so, and what's also nice is madali lang din siyang gawin. Sige, so, magluto na tayo, RG. Let's turn on the stove. Mm-hmm. And ano lang naman siya, medium pan lang. Can be any stove, kahit induction like sa akin. Maglagay lang po tayo ng konting mantika. Ayan. At pag mainit-init na yung mantika, lagyan na rin natin ng bawang. Yan. So, ito ano, kahit apat na butil lang. Or kung gusto nyo talaga garlicky, doblehin ninyo, pwede rin. Ayan. And then, lagyan na rin natin. Tapos, kahit naman na hindi natin siya masyadong i-brown kasi lalagay, ipiprituhin na natin din ang ating favorite na eggplant. So, kami mga, especially sa mga vegans, no, sa mga vegetarians, yung pag may mga vegetable na may meaty texture, ayan, pasok ang eggplant. So, ilagay na rin natin kahit na ano lang, no, kahit sandali lang siya na nagpiprito-prito,
na sa garlic, lagyan na rin natin yung ating eggplants. Ito, 2 medium eggplants lang siya. Ay, RG, bakit maputi ang eggplant? Hindi nag-oxidize? Actually, kakahiwa ko lang siya. Pero, ang technique lang din niya is, pwede mo rin, na kunyari, hindi ka pa pala ready, ganyan. Mm. Pwede mo siyang lagyan ng konting citrus. Mm. Para ibig sabihin yung oxidize, no? Parang mangingitim siya, di ba? Kasi pinapasukan siya ng hangin. Uh-oh. So, pwede mo rin siyang lagyan mo ng, parang lagyan lang ng konting lemon juice or calamansi juice, kahit konting suka, pero pwede mong alawan before mo, kung ayaw mo ng asim, alawan mo ulit. Ah, okay. Kasi parang sponge ang eggplant eh, 'di ba? So medyo makaka-taste ka ng asim ng konti. Ginagawa ko, ibinababad ko siya sa tubig na may pigang kalamansi. Pwede rin. Yes, that's actually a great tip. Thank you for sharing. Yeah. Okay. Para hindi masyadong Speaking of asim, actually aasiman naman talaga natin siya ng konti. Ah, okay. So lalagyan natin siya ng rice vinegar. Ah, okay. So I guess what you can do is pwede mo na lang siya like sort of marinate a little bit with rice vinegar ahead of time. Para hindi siya magiging pwede rin siguro yun. Pero ako kasi, dito ko na siya ilalagay. Ito ay 1/4 cup. Kung wala kayong rice vinegar, regular na white, siguro is too strong for this recipe. So, pwede nyo, 2 tablespoons of white vinegar, tapos 2 tablespoons of water. Kasi yung rice vinegar, very mild siya eh. Ayan. So, lagyan na natin. Habang malakas pa yung apoy. And then, para ma-steam siya ng bonggang-bongga, i-ready natin yung ating lid. So, tatakpan! Yes, we will, kailangan natin siyang takpan para maluto din yung mapabilis yung luto ng eggplant. Okay. Yan na. Yan. Nakikita nyo, nai-steam na agad siya. Yes. And then, kapag na-steam naman siya, talagang madali lang to. Lalo na kung na-prito nyo na yung inyong tokwa. Tofu. Okay. Kasi ito is firm tofu or tokwa na na-prito na. So, mas masarap kung golden all sides. Mm. Pero with that said, kung nagbabawas kayo ng like less oil, mga ganyan, pwede rin kahit hindi nyo na pinirito. Ah, okay. Sige. So, and then, so while we're waiting for this, i-prepare nyo na rin ang inyong red bell pepper, very good for the skin, at ang ating Thai basil. Okay. Basil siya na parang mas matamis kaysa sa Italian. Fresh. Pero, ito, fresh. Paano kung wala akong fresh? Yeah. Actually, ito nga, mahirap itong hanapin. So, pinitas ko siya. So, if you don't have, pwede rin kahit green onions na ganito. Ayan. Ah, okay. Dahon ng sibuyas. Yes, dahon ng sibuyas. Kaya naka-ready na siya sa harap natin. Kung wala kayo, pwede nyo rin yung gawin. Or any fresh herbs. Okay. Ayan. Sige. And then, while we're waiting for this, no? We will also get our sauce ready. Sige. So, 1 tablespoon po ng asukal. Mm-hmm. Lagyan ng 1 tablespoon ng tubig. Okay. At 1 tablespoon ng toyo. Oh. Ayan. Ganun lang po. Hindi naman siya kadali. So, 1 tablespoon, 1:1:1. 1 tablespoon sugar, tubig at saka toyo. Ayan. Madaling tandaan kasi everything is 1 tablespoon sa tatlong ingredients ng ating sauce. Okay. Yes, very easy. Tsaka mas maano rin dahil hindi ka na magagayat ng sibuyas din. Okay, let's revisit. Ang ating eggplant, sigurado. Yeah. Oo, ayan, sarap naman. Ganda niya. Tsaka, maraano na siya, naluto na agad siya. Correct, kasi yung steam sa loob. Yeah, yung nagiging, hindi yung parang iba luto, tapos sa loob hindi. Hindi na, so even siya ngayon. Pwede na natin, kaya siya stir fry kasi talagang mabilisan lang. Lagyan na natin yung sauce. Si sauce, ang ating 1:1:1, sugar, water, and soy sauce. Ayun, no? Yeah. Tapos, halo-halo. And then,
tokwa. Ang ating tokwa or tofu. Yes. Tapos? Haluin lang para even yung sauce. Oo. And then, hulihin natin yung red bell pepper. Kasi mas masarap rin yung tofu lutong, yung red bell pepper. Oo, oo, oo. Yan na, oh. Kahit hindi hilaw, basta may konting luto. Yun, sarap! Ang ganda pa ng kulay, di ba? Correct, Christmas na Christmas! Pang Christmas party pwede to. Why not? Healthy pa. And then, of course, speaking of Christmas, lagyan din natin ng green. Kasi nga red, di ba? So, yeah. Meron tayong bell pepper. Lagyan natin ng basil or yung ating dahong sibuyas. Tapos, regular basil, ano pa ba? Mga basta fresh herbs. Kasi kaya lang naman tayo basil because yung origin niya is from Thai cuisine. Pero so, halimbawa, pwedeng wala na lang? Meron bang diferensya sa lasa, RG? Meron. Ah, meron. Kasi hindi natin siya nilagyan ng sibuyas. Ah, okay. E de ganun na lang, sibuyas na lang lagay? Pwede rin kayong nilagay ng sibuyas. Di lang siya magiging fresher taste kasi sibuyas natin ilagay. Personal preference naman yun. Pwedeng wala. Sige. Whatever works. Yes, basta this is the basis, tapos kayo nang bahala, tansya-tansya na lang kung anong meron kayo sa bahay, kung meron mas marami kayong sibuyas, pwede rin, or kahit ito, yan, lagay natin. Nang down ng sibuyas. Yeah. Ayan na. So, parang tapos na yan, RG. Ta-da! Meron ka ng party dish sa Christmas or for yourself. Yes! Beautiful! And I guess it's really, really delicious. O siya, mag-ayos ka muna. Susunod na natin ang iyong flan recipe. Magko-commercial lang ako, ha? Okay, babalikan natin si Chef RG, ang ating astig vegan, para naman sa kanyang dessert, ang kanyang vegetarian flan. Paano kaya ni ginawang vegetarian ang leche flan? Ang leche flan may gatas. Pagka-vegetarian, parang hindi sila nagagatas, diba? Kasi galing sa cow. Mamaya, malaman natin ang pagluluto ng veggie flan nitong si Chef RG Enriquez Diaz. Yes, ang ating astig vegan dito lamang sa Winnie's Kitchen sa Win Today. Tapos po natin, 10:20, babalikan po natin ang ating pagluluto with Chef RG maya-maya lamang. Kaya lang, eto na muna habang nagpe-prepare siya ng kanyang mga ingredients, narito muna ang ating... Winner sa kwentuhan, mga buluhang talakayan. Napapanahong issue na pinag-uusapan ng bawat tahanan. I always for the win! Yeah! Sa ating For the Win Today ay kumustahan with Idol. Pero bago natin i-introduce ang ating very special guest for today, eto po muna ang isa sa kanyang mga Christmas songs entitled A Perfect Christmas by Jose Marie Chan. Oh yes! For today, pang malakasan po ang ating guest. Nasa ba yan? Pangmalakasan po ang ating guest, ha? Kasama natin via Zoom, Sir Jose Marie Chan! Hello po! Good morning, Winnie! Hi, Sir Joe! How nice to see you again! The pleasure is mine, Sir Joe, sobra! How I wish that you could be here in the studio, but then again, it's still the best to be with you, even in Zoom. How are you, Sir Joe? I'm fine, Winnie, but let me first, because I know you're being heard all over the country, so for my mga Ilonggos, maayong aga sa inyong atanan, maayong buntag kanimo, and also magandang umaga sa ating mga kapatid dito sa Metro Manila. Very Thank good. You, Winnie, for inviting me. I was waiting. Sabi ko, kailan kaya i-invite ako ni Winnie? ito
na nga, ha, sir, kasi 25 days before Christmas na lang. Eh, tradisyon na po dito sa Win Today na kayo'y mabisita at matawag, di ba? And thank you so again for obliging. How is it? How do you feel? It's Christmas once again. You know, Winnie, every day, every morning, I give thanks to God. I give thanks to our good Lord for the gift of life, the gift of family, for the gift of good health, and also for the gift of my music. That because of my Christmas songs, you know, which are played every year, year after year. Alam niyo, Winnie, do you know how old Christmas in our hearts is? How old? 34 years old. Naisip niyo na ba yan, Sir Joe, while writing? Did it ever occur to you na ganito ang mangyayari sa song na yan? No, as a matter of fact, Winnie, noong 1989, okay, because of the success ng yung Beautiful Girl, Please Be Careful With My Heart, and all those, my record producer asked me, sabi niya, Joe, it's time for us to come up with a Christmas album. Yon. So sabi ko, okay. So I had a month to compose. So ang unang melody, ang unang Christmas song that I wrote was Christmas in Our Hearts. Mm-mm. Pinadinig ko sa kanya. Mm. Tapos sabi niya, yeah, it's catchy, it's nice. Kaya lang parang masyado siyang Christian song. Ah, okay. So I said, what's wrong with being a Christian? Christmas is a Christian event, celebration. Sabi niya, no, pero, you know, you are known for romantic songs. You are known for, okay. So, quickly, I went back to the drawing board and I composed. And then when she heard it, sabi niya, So, hindi pala first choice yung Christmas in Our Hearts. Yeah, but you know, it's God's blessing that Christmas in Our Hearts continues to be sung by young and old people all over our country. Oo nga po, parang national anthem ng Christmas season, ang Christmas in Our Hearts. Nako naman, Sir Joe, 5 decades nga ba? Tama ba ang research dito? 5 dekada na po kayo sa industriya? At hundred of awards na nakuha? Ano naman, hindi naman hundreds and hundreds. Yeah. Of course, I'm overestimating. Pero ang dami po. Doong nakita ko sa tawag dito sa listahan, ang dami. Don't you run out of ideas? Meron bang mga may time po ba may tamang parang drained na kayo? Wala kayong maiisip na tune, walang maiisip na lyrics? No, actually I have a new Christmas CD, Winnie. I will send it to you today. Oh, thank you. Thank you, Sir Joe. But yun, my question is, in the span of time that you are in the industry, meron po bang ano, parang ano, wala. May time ba na wala akong maisip? Wala akong inspirasyon. Meron po bang ganun? Yeah, well, sometimes it happens, and occasionally when companies call me to say we need a jingle, commercial jingle. Opo. Okay, so immediately I go to the of coming out with a melody catchy enough to catch the attention of the consumers. Immediately. So I've written many jingles over the years. I just don't want to mention it now because magiging commercial. I know. But I heard it. I heard that the compilation. Meron yan sa Apple Music. Sabi ko, ang dami palang mga jingles na na-compose. Yun nga, Sir Joe, ang sabi mo, immediately. So parang inherent sa inyo. Parang nung pinanganak kayo, nung lumabas kayo sa womb ng mami nyo, kumakanta na siguro kayo. No, actually, when I was growing up in Iloilo City, yung lola ko, my maternal grandmother, she had her radio on the whole day. Okay. So, na-exposed ako doon sa music of the 50s, you know. And siguro that was what influenced me, Winnie. What influenced me to come up with my own melodies. Although, I have to confess na many times, yung mga melodies that I come up with sound derivative. Yung parang,
it sounds like another song of an American artist. Derivative. Buti hindi kayo, hindi kayo kinakasuhan ng infringement. Tama. Yeah, correct. Pero hindi, Sir Joe. Ang mga kanta ninyo, napakasimple at napakadaling matutunan. Eh, kaya nga parang biktima siya ng LSS siya ang source ng LSS, Lasong Syndrome, pagka yung napakinggan. Ito ba, ang tanong, kailan po ba kayo unang-unang nagko-compose ng mga songs? Anong edad? I was 12 years old. 12 years old sa Iloilo. Tapos I did a song called I Want You. Parang Paul Anka, parang Neil Sinaka type of music. Kasi nga. Pero may ginawa din ako, Winnie, na later on it was used for a movie. Okay. Ang galing. Tapos yung po bang kinompose nyo nung 12 years old kayo, na-record po yun? No, never. Kasi nga, it was too simple. My first recording was in 1967. Remember that, Winnie? Yes. You were only maybe in kindergarten. Di po. 1 year old. 1967 po ba yun? Wala pa po akong ulirat nun. Pero yun nga, sabi po ng producer niyo, you're known for love songs. Bakit po love songs? No, because of course that's a very strong emotion. Yeah. Since I was growing up, I've always been fascinated watching romantic movies. Mm. And going to romantic plays and listening to Frank Sinatra, Joe Stafford, Perry Como, The Letterman, you know. Ay, okay. Pero have you nag-experiment din po ba kayo in your career? Well, yes. I remember when Dolphy called me and said that he had this new movie and he wanted me to write a song that he could sing. Mm. Tararajing putput. Yes. Sa iyong ibang commercial albums, meron ka bang ibang tema aside from love songs? Well, yes. I also wrote Spanish, how do you call this? Melodies that sound like Castilian or Spanish. Oh, okay. It was used by June Urbano, yung anak ni Manuel Conde. Si Mr. Shuli. Yes. Ang title ng movie nun is Siete Infantes de Lara. Okay. Darara, chan 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 dararan dararan. Music lang, Sir Joe, music lang, instrumental lang, hindi siya with lyrics. Pero later on I put lyrics to it. It's called Love Like the Wind. Love Like the Wind, like you don't know when it will come, when it will go away. When it will strike you, diba? It's invisible. Yes. My God. Even the arrows of Cupid, you don't see. Diba? Nako, hanggang kailan po ba kayo susulat? Hanggang kailan po kayo kakanta, Sir Joe? Well, for as long as the public wants to hear me, I will always be there. Sometimes, in fact, I have an idea that one day I will put on a show where I will recite the lyrics first before singing it. Like for example, I wrote a song called Thank You Love, which I wrote for my wife. Okay. You want to hear the words? Yes, please. Okay. Thank you for the smile that never fails to brighten my day, for the tender look when you gaze at me with eyes that warm my heart. For the music of your laughter, touch that makes my pulse go faster. Thanks for all the memories of a lifetime. Thank you for the... Nakalimutan. Thank you for the fire that you have set ablaze within me. Wow. With your kisses, you've awakened
this old heart from its slumber. I feel like 17 again, and it's all because of you. Thanks for choosing me from all the rest, though I'm far from being the best. Most of all, I want to thank you, love, for loving me. Kaya naman pala ho, patok na patok ang mga love songs ninyo. Kayo mismo, in love, grabe naman. Sir Joe, asa ka na? Nawala ka na, Sir Joe? Nandito ako. Siguro kaya nyo napaibig yung asawa ninyo dahil dyan sa mga composition ninyo, no? I think so. But, you know, thank God, March of next year, we will be married 55 years. Wow! Congratulations! Yeah, by March next year, 55 years. Thank God for the gift of good health and for the gift of love and family. I how I wish I could have that. Thank you, Sir Joe. But it's Christmas time, and what being our Christmas icon here in the Philippines, what is your message to all? Well, let us pray for peace in the world, because when there's war in Ukraine, in Israel, somehow it affects us also. So let us pray for peace in the world, peace in our country, and most of all, prosperity to our people, you know, so that prosperity can trickle down, to the poorest of our countrymen. You know, okay. So that's what I pray for. And I always mention that the spirit of Christmas is giving and sharing. So those of us who have been blessed, we need to share those blessings with those in need. Of course. Thank you. Thank you. Very good. Thank you. Thank you, Sir Joe. Merry Christmas to you. And we will see you again. I hope that not just every Christmas, but if you have shows, we would like for you to come in and invite. And yeah. Thank you. Thank you, Sir Joe. Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas to you, Winnie. Thank you. God bless you. Thank you. God bless you too. Sir Joe Marie-Chan. Para po sa ating win today. Winnie Cordero sa Win Today. Tayo po'y nagbabalik dito sa Win Today, dito sa DWPM Radyo sa Istrenta at sa Teleradyo Servisyo. E balikan po natin ang pagluluto matapos tayo. E teka una, tawag dito eh, syempre nakapagkwentuhan muna tayo dito kay Sir Jose Marie-Chan. E pagkatapos kanina, nakapagluto na ng eggplant and tofu stir fry itong si Chef RG. Ngayon naman, dessert. Balikan natin ang ating astig vegan, si Chef RG. Chef RG, paano ba nagiging vegetarian ang leche flan? Yes, madaling-madali lang. It's actually, yeah, vegan, vegetarian, dairy-free siya, eggless even, ang usually, di ba, maraming eggs Itlog. Ang leche flan. Oo. So this is going to be a lot healthier. Sige, paano gagawin? A lot easier din. Actually, this, yung unang-una nating part is actually the hardest. And that's just, you know, the traditional caramelization of sugar. Uh-oh. Everything else na po, straightforward na siya. So, this is, tawag dito, 1/2 cup ng ating sugar. Ito yung sauce, kumbaga yung caramel niya. Yung caramel sauce. 1/2 cup ng asukal, tapos? And that's it. 1/2 cup ng asukal na tutunawin natin over super high heat. Kung meron po kayong llanera, pwede niyong dito lutuin. Kaya lang kasi, hindi siya gumagana sa induction. So, dito ko siya ginawa sa aking regular caldero. Okay. Pero super high heat. Ngayon, kung wala rin kayong llanera, pwede lang din any regular mold, ramekin, mga ganyan. Mm-hmm. And this is good for like, maliit lang naman, mga good for 1 cup na llanera. Mm-hmm. Pero kung gusto niyong damihan, pwede rin. Why not? Ayan. And this is, like I said, why not? Damihan na lalo na pag-party. So this one will take the longest, pero not too long. As long as nakikita nyo na
mamaya papakita ko siya. I-swirl natin yan. So, okay. Super high heat. Pag natutunaw na siya, huwag gagalawin muna. And then it will do its thing. So, while we are waiting for that, Ate Namang, ito yung parang binder natin. Yan yung parang, di ba, nag-iisip tayo. Baka ano kaya i-replace yung eggs. Yung lalo na yung egg yolks. Yeah, yeah. So, ito po ay plant-based milk. This is just instead of cow's milk, kasi nga po dairy-free. Mm-hmm. Pwede siyang oat milk, kung meron kayo oat milk. Pwede rin itong soya milk, almond milk. Pero mas maganda, either soya milk or yung oat milk. Puso-puso yung oat milk mo yan. Oh. And then, this is the tinatawag na agar-agar or agar-agar. Gulaman powder. Uh-uh. 1/3 na teaspoon. Yeah, so, ano lang natin siya, i-dissolve natin. Okay. Ayan. So, lalagay yung agar-agar, yung plant-based gelatin po yun, ano, mga kaserbisyo, doon sa plant-based na gatas. Pwede daw oat milk, pwedeng soy milk, meron ding almond milk, meron pang ibang milk, pero mas maganda daw na oat milk or soya milk, soy milk. Okay, tapos... Yeah. Ayan, and then i-dissolve lang natin. Ito yung tinatawag na bloom natin ng ating gelatin. Gulaman powder. Ayan. By the way, yung gulaman powder na gelatin is actually, you know, not vegan. Uh-oh. Pero yung ating gulaman powder, kailangan natin tunawin at i-dissolve at ma-bloom siya. It's a bit ahead of time, inahalo na sa ating liquid. Ayan, oo. And then set aside, ito na po yung itsura niya ngayon. Uh-oh. Nakikita nyo na, nagiging liquid na siya. Natutunaw na ang asukal. At nagiging quote-unquote sunog, burnt sugar, no? But as long as it's not black. Ayan. Magiging then, ano siya, golden brown. Even actually dark brown, basta hindi black. Oo nga. Kasi mapait na yon. Mapait na. But at the same time, kung sarap kasi kung the darker, the better, pero without it turning black. So that's the trickiest part. That's right. Kaya kailangan binabantayan. Yes. So, huwag kayo muna mag-social media. Okay. Let's turn this off. And that's it. And then, nakikita po ninyo, mas actually, mas ano pa, mas even better yung as far as predictability kung gas stove ang gagamitin. Mm. Kasi mas consistent yung heat na nanggagaling. Kumpara. Pero, as you can see, you know, maganda na. Oo, maganda na ang kulay, RG. Ba, ang ganda na siya. I-pour natin siya. Yan, wow, nice. So this was not brown sugar, no? This was just regular washed sugar, but as you can see, naging dark color siya. Basta ang ano, ang key doon, 'wag hahaluin. If you will mix yung ganito, yung ini-swirl ng ganyan. Hindi, yung ano, wala, yung may syanse, may spoon. Exactly, especially if it's metal. Oo. Kasi what will happen is magiging solid uli tulad ngayon. No? Naging solid siya kasi na-introduce ko ng konti yung metal. Metal. Ah, so, okay. May ganong chemical reaction? There is science, parang science project. Science. O, ayan na. Ang ating caramel, ready na siya. Caramel, yes. It's so beautiful. We set it aside now. Uh-uh. And then, okay, mainit siya. Correct. So, itali ko lang. Uh-uh. Alright. Very careful, no? Huwag nating anihin. Don't touch the lanera ng ganun-ganun na lang. Okay, before that, haluin natin naman ang ating, so this is 3/4 cup na soy milk. Uh-oh. Yung 1/4 cup, hiniwalay natin because pahaluan natin siya ng 3 tablespoons ng washed sugar. Okay. Yung pampatamis natin, granted, you can also use like low glycemic sugar if you want, stevia, ganyan, erythritol, kung meron kayo. Okay. And then, 1/2 teaspoon ng vanilla extract, pampasarap. Uh-oh. Ito. At ito yung ating what will make it custardy then, no? Is our cornstarch. Gaw-gaw. Uh-oh.
cornstarch. 1 tablespoon. Yun. So, para-paraan lang naman as far as texture. And it, yeah, it will also bind ano the custard, no? Exactly. The two ingredients, yung agar-agar or yung gulaman at yung ating cornstarch. Okay. Kasi at least iwas cholesterol kasi wala siyang eggnog. Okay. Yeah, okay. Lastly, okay, we don't want this naman na lasang gulaman lang, no? Uh-oh. So, this is optional, pero I highly recommend. I think I'm super proud of this one. Sige. Kasi this, I think, is really sets apart other vegetarian or vegan leche flan. It's sige, adding just 1 tablespoon of oil, cooking oil. Oil? Ah, para okay, it will have that creamier mouthfeel. Uh-oh. Para hindi siya yung lasang gulaman lang. Lasa siyang leche flan. Magiging moist. Magdadagdag siya ng moisture and creaminess. Yes. Parang talagang it's a richness compared to like, para lang siyang jello. Gelatin. Yeah. Tama. Now, okay, with that said, I mean, it's really up to you. You can also, if you don't mind, you're really watching and the recipe, by the way, is in the book Filipino Vegan. Okay. Book na. Ayan, ngayon, we turn this on, we will mix and everything is done. Ilalagay sa pan. So, Para lang maluto yung ating cornstarch na kayong gulaman. Oo. Kasi kung hindi, magiging parang lasang-lasa mo naman yung flour. Tama, yeah. So, kailangan hindi yung malalasaan because it's only there for texture. Correct. Oh, ayan. Yeah. So, gano'ng katagal ang pagpapakulo niyan? Papatungulo na siya. Mga matter of seconds lang, pwede mo nang i-pour. Ah, okay. At saka also, you have to parang titignan nyo kung malapot na. Ah. Kasi kung hindi pa malapot din, huwag muna. So, ngayon, hindi pa kasi luto. Pag hindi pa lumalapot, hindi pa luto yung cornstarch. Tama. Yes. Correct. Ayan. So, also, yeah. So, also the key is to watch din talaga. Oo, watch and watch. Kailangan bantayan. Also, before I forget, eto na. Uh-oh. I'll turn it off kasi kumukulo na siya. Okay. Ang kulay lang, this is optional, but you know, it's super healthy anyway. Natural coloring is our little bit of turmeric powder. May turmeric. Konti lang. Para may kulay na yellowish. Yes. Without it sa tasting super overpowering kasi di ba matapang siya. Correct, correct. O kaya alam mo yung kasubha? Yung nilalagay sa lugaw? Sa lugaw? O pwede ba yun? Pwede, but it will be more orange. Ah. But it's okay. You can try it. Mas mild siya. Kumpara sa konting turmeric. As in, hindi mo kailangan ng measuring spoon. Kasi konting-konti lang. Less than a pinch. Tapos meron kang konting lemon. Pwede ka lang. Mas pinakamaganda daya. Oo. So, mga 6 to 8 drops lang yan. Drops lang. Hindi. Drops lang. Drops lang. Konti-konti lang. Kumbaga, parang hindi nila alam na meron pala. Pero, yung habang kakain sila parang may something. Hindi nila makakain. Yes. Secret ingredients. Yes. And then? And sayang naman. If you have a zester or kahit yung maliliit na yung butas ng grater, Purin na rin. Ito pa rin lalo pang secret weapon is yung zest ng ating lemon. Yun. Yeah. Kahit konti lang, no? Konti lang. Para lumasa talaga. And it will cut through the creaminess din naman. Diba, RG? Hindi masyadong nakakasuya. Exactly. At saka, although, yun ang lalong, kasi napaparami kain mo. But it's also nice. Kasi, like I said, it's definitely relatively way healthier. Correct. Okay, ngayon. Tapos, lalagay na ang isang, ang ating 1/4 cup milk with sugar and vanilla. And cornstarch, yes, that's right. Okay. Okay. Yeah, ayan na natin with a little bit of oil. Ayaw nga pala may oil. And then now, we're gonna lakas uli natin yung apoy. Uh-uh. Haluin na.
mag-ingat tayo. Just like in any time na tinapour niyo yung cornstarch, kaya diba laging kailangan yung nahalo para even yung lumps, walang lumps. Ayan, halo-halo, halo-halo, para hindi magbuo-buo. Yun, yeah. No? Parang, and yun then, haluin lang. Na haluin ngayon, if of course, it will create some froth. Mm-hmm. Pero it's okay. Because, it, nasa ilalim naman. Basta yeah. Halo ng halo ng halo. Hanggang yes. Sa lumapot, no, RG? Yes, ngayon, this is the time na even you can have it, mas malakas pa yung apoy para lalong lumapot siya. Yan. Pero ayan na eh, oh. Ayan, nakikita ko na. Parang lumalapot na siya. Now we turn off. That's correct. We are done. Yan. And that is it. We pour it. Sa llanera na pin-repair with the caramel. Yun. What's nice about this llanera is meron kang konting extra, especially if this is for your guests, you can taste on your own. You can try. Para kang example na you can set aside. Kasi di ba parang ang hirap, pangit naman kung titikman mo tayo sa serve mo na naman. Diba? Oo naman. O yan na. Extra. Tapos, na ano yan, RG? Hindi na yan papasingawan. You just let it, set. Ganon. Yes. And once it is done, it will look like this kapag tumigas na siya. Leche-flan na leche-flan. Ako, sarap. Nice. You cannot tell na wala pala siyang eggs, kaya wala pala nga. Siyang cow's milk. Oo nga. Eh, it's in the tasting, di ba? And of course, moment of truth, kailangan jiggle-jiggle natin at pumuha tayo. Ito. Di ba? Sarap. Sige, inggitin mo ako. Wala ka man lang pinadala dito. Ikaw talaga. Kung, kahit kailan talaga wala kang pinapadala dito, RG, ha? Nakakaloka ka. Promise, I will send this one. Ito pa, oh. Uy, yes, thank you. Sure. Thank you, RG. Thank you so much, as always, for your time and tawag dito yung mga effort mo at ipinagluluto mo kami dito sa Win Today. There you have it, ang eggplant tofu stir fry at ang veggie vegan flan ni Chef RG Enriquez Diaz, ang ating Astig Vegan. Thank you, RG! Thank you! Bye-bye! Bye! Thank you for having me! Inspirasyong pabaon ni Tita Winnie. Winspiration, Winspiration. Iyang ating Winspiration naman na ibabahagi sa atin ng ni Reverend Father Kevin Crisostomo ang mula San Antonio de Padua Parish sa Paranaque. Magandang araw mga kaserbisyo. Ako po si Father Kevin Crisostomo ng San Antonio de Padua Parish sa Paranaque City. At ang ating gospel reading ay galing po sa mabuting balita ng Panginoon ay kay San Mateo chapter 4 verse 18 to 22. Sino ba si Apostol San Andres? Para sa pagninilay natin ngayon, tatlong letter S. Madaling tandaan. Unang letter S is simple. Si San Andres ang isa sa mga unang alagad na tinawag ni Jesus, kasama ang kanyang kapatid na si Simon Pedro. Sila ay mga mangingisda, simple mga tao lamang. Di naman sila eksperto o nakapag-aral tungkol sa batas, pero sila ay pinili ni Jesus. Gayon din yung next na set na magkapatid, si Santiago at Juan. Sila ay magkapatid na mangingisda din. Karamihan sa mga alagad ni Jesus ay mga simpleng tao at tayo ay inanyayahan ng Panginoon. Tayo mga tao, kahit gaano kasimple, tinatawag na sumunod at tumugon sa kanyang panyaya. Tara, sumagot tayo ng yes sa panyaya ni Lord na sumunod sa kanya araw-araw. Pangalawang letter S is C. Alam nyo, sa ibang version ng Ebanghelyo, yung eksenang ito, walang huli ang magkapatid na Andres at Simon Pedro. At nung wala silang huli, dun sila napansin ni Jesus
at doon nila napansin si Jesus. Anong lesson dito? Minsan sa buhay natin, kahit wala tayong huli, at minsan pa nga sa mga panahong wala tayong huli, doon natin natatandaan ang Panginoon. Doon natin naririnig ang paanyaya ni Lord. Kasi minsan, kapag marami tayong huli, minsan pag marami tayong blessings na natatanggap, doon natin nakakalimutan si Lord. Pero sa karanasan na wala, dito lumalapit si Lord at dito dapat natin mapansin si Lord. See something special even if our nets are empty. Empty ba ang net mo? Baka mas makita mo na malinaw si Lord. Pangatlo at panghuling letter S is sent. Anong hamon sa atin katulad ng mga alagad? Ni San Andres, ni Simon Pedro, ni San Juan at ni Santiago, pumunta tayo sa kung saan man tayo pinapadala ni Lord. Hindi naman kailangan pumunta sa malayong lugar. Ang kailangan lang kung saan ka pinadala ni Lord, gawin mo ang iyong misyon. We are sent by the Lord to where He tells us to go. Tatlong letter S. Madaling tandaan. Simple. See. Sent. Kahit simpleng tao, kahit ano pang nakaraan mo, tinatawag ka ng Panginoon. Makita sana natin palagi si Lord, lalo na kapag empty ang net ng ating buhay. At kung saan ka man pinadala ni Lord, doon ka pumunta, doon mo gawin ang iyong mission. Muli, pinagpalang araw sa inyo, mga kaserbisyo. Amen. Father Kevin, maraming salamat at maraming salamat mga kaserbisyo, another beautiful Saturday morning. Next week ulit, bye-bye po! Thank you po! Subscribe na sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel!